sa gabing ito na muli ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay nagsama-sama sa lugar na ito upang mag-aral ng iyong salita. Napag-aralan po namin na ang Biblia ay totoo at ikaw po ay buhay. Kaya sa oras na ito, hinihiling namin, patuloy na gabayin mo po, Panginoon, ang mga nakikinig sa oras na ito. Kung meron po na hindi naniniwala na ikaw ay buhay at ang Biblia ay iyong salita, tulungan mo po na sa session na ito, na magkaroon po, buksan mo po ang kanyang puso na maunawaan, Panginoon, ang bawat pag-aaralan namin. Alam po namin na wala kami magagawa kung wala po ang iyong tulong at gabay. Kaya hinihiling namin na ang banal na Espiritu po ang kumilos sa amin mula sa simula hanggang sa patapos na ikaw, Panginoon, ang gumabay sa amin. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyo pong salita at hindi ang aking sariling opinion o kaisipan. Ipinagkakatiwala po namin sa iyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung unang Bible verse natin, muli ipapaalala ko po sa inyo, yung asal natin habang nakikinig ng words of God, napakahalaga. Sa John chapter 5 verse 39, ito yung purpose. Sabi diyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, kailangan nating saliksikin yung banal na kasulatan, yung Biblia, ito po ay banal na kasulatan. So, bakit? Dahil sa pamamagitan nito, meron kayong buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gaya ng ginagawa natin mula noong Lunes hanggang sa Friday, mahalaga yung asal natin, kailangan po natin yung pakikinig. Nakalagay sa Roma chapter 10 verse 17. Sabi po dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Para magkaroon ng tamang pananampalataya ang isang tao, kailangan po niyang makinig ng maigi. So, maaari kasi na, halimbawa, nandito kayo, pero ang iniisip ninyo, anong oras kaya matatapos to? Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang manood ng TV. So, kung ganun ang nasa isip ninyo, uuwi kayo na napagod kayo, napugat, napuyat lang kayo. So, inihiling ko ulit na nandyan na rin naman lang naman kayo, so makinig na po kayo ng maigi. Kalimutan nyo muna yung mga gumugulo sa inyong isip. Mga problema sa pamilya, pera, love life, ano pa mga gumugulo sa isip. Lahat, kung ano man yung gumugulo sa isip, isantabi muna natin. And then, mag-focus po kayo sa pinag-aaralan natin ngayon. Kasi yung pinaka matinding problema, yung pagharap natin sa Diyos, yung paghuhukom ng Diyos. Kaya, muli, so iniling ko po, mag-focus po kayo. So, yung mga smartphone o yung mga cellphone, so paki-off na muna o kaya silent nyo na muna. So, pakatapos ng ating session, saka nyo balikan yung mga message na na-miss ninyo habang nag-aaral tayo ng Biblia. So, kahapon, pinag-aralan po natin, so kung paano natin malalaman na totoo ang Biblia. So, dapat mayroong mga ebidensya, patunay o katibayan, yung mga kwento na nangyari noon. Pinag-aralan po natin yung nangyari noon, so yung Eden Garden, yun pong Noah's Flood. Pinag-aralan din natin yung tungkol sa Tore ng Babel. Yan. Nagkaiba-iba yung wika ng tao, and then yung Red Sea Crossing. Nakita natin yung mga ebidensya na totoo, nagkaroon yan. Yan po ay kwento sa Biblia. Iniisip ng mga tao ito ay alamat o kathang isip lamang. Pinag-aralan natin kagabi, napakaraming mga ebidensya na nagpapatunay na yan po ay totoo. So, kaya, yan po ay history. So, ibig sabihin yan, ang Biblia ay totoo. Yung nangyari noon, may mga evidence, isa lang ang ibig sabihin yan, ang Biblia ay totoo, tunay na salita ng Diyos. Ngayon, kung totoo ito, at ito ay salita ng Diyos, kailangan maniwala po kayo sa lahat ng nakasulat dito. Minsan may nakasulat dito na masasaktan ka. Pero kung ito ay nakasulat, kailangan mong tanggapin. Masakit man o hindi, basta yun ang sinasabi ng Biblia, kailangan nating paniwalaan at tanggapin na yun ay salita ng Diyos. Yan yung part 1, kung paano natin malalaman na totoo ang Biblia. Dadako tayo ngayon sa part 2, kung paano natin malalaman na totoo ang Biblia. Dapat, naganap, nagkatotoo, o nangyari, yun pong mga propesiya. Prophecy o hula
And then yung plano at pangako ng Diyos. Maraming plano ang Diyos. Maraming promise ang Diyos. Kung talagang totoo yan, dapat naganap. Opo, nangyari at nagkatotoo. Kagaya po ng Israel recovery. Nakalagay sa Biblia, yung Israel, mapapanauli sila. And then yung mga tanda ng katapusan ng panahon, nakalagay sa Biblia, muling darating si Jesus. Kung talagang totoo, nakasulat sa Biblia, so ano yung mga signs? And then ano yun? Pagdating ni Jesus. And then 666 o Antichrist, magkakaroon doon ng Antichrist. And then huling digma ang pandaigdig o yung Armageddon. So lahat ng yan, ngayong gabi, kung aabutin ng ating oras, pag-aaralan po natin yan sa pamamagitan ng Biblia. Napakahalaga niyan. Kaya hinihiling ko mag-focus po kayo. Uunahin natin na pag-aralan ngayong gabi yung tungkol sa kasaysayan ng Israel. Opo. Israel. History ang pag-aaralan natin ngayon. Nahilig ba kayo sa history? Pag narinig niyo yung salitang history, para nakakaantok. Pero huwag kayong mag-alala. Paiiksiin natin, isasummarize lang natin, madali, na mas maiintindihan ninyo. Pag-aaralan natin yung kasaysayan ng bansang Israel. Nakalagay dito, sila po ay witness o saksi ni Jehovah. Maring isipin ninyo, bakit po Pastor Israel ang pag-aaralan natin? Bakit hindi na lang bansang Pilipinas? Sa Biblia kasi, hindi nakalagay dito yung bansang Pilipinas. Pero doon sa, dito po, sa Bible, nakalagay, mula yung unang aklat sa Biblia, yung Genesis, hanggang yung huling aklat, yung Revelation, binabanggit yung bansang Israel. Nakalagay yan sa Bible. Mula sa unang aklat, hanggang sa pinakahuling aklat, nakasulat yung Israel. Ibig sabihin, may kinalaman ito sa ating buhay. Kung ano yung nakalagay sa Biblia, so pag-aralan natin. Pinili ng Diyos yung bansang Israel. Sila yung God-chosen people, saksi ni Jehovah. So, titignan natin ngayon kung bakit sila pinili ng Diyos. Bakit pinili ng Diyos ang bansang Israel? So, una, para maging saksi ni Jehovah. Sa pamamagitan nila, malalaman natin na totoong mayroong Diyos. And then, kaunti lang sila sa mga tao, nasa gitnang bahagi ng mundo, ipinagkatiwala sa kanila yung salita ng Diyos, and then sila po ay pinili para maging halimbawa sa ating mga Gentiles. Tayo ay Gentiles. Ibang lahi, liban sa Israel, ang tawag ay Gentil o Gentiles. And then, sa kanila ay pinanganak si Kristo, yung Messiah, yung tagapagligtas. Iisa-isahin natin ito, so tinan nyo na lamang po sa screen. Una, sila po ay mga saksi ni Jehovah. Sila ay pinili bilang saksi. Nakalagay dito sa Isaiah chapter 43, verse 1. Sabi dito, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, O Jacob. Siya na nag-anyo sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Tinan niyo po yung nandito sa Isaiah chapter 43. Ang pinag-uusapan sa chapter 43 ay tungkol po yan sa Israel. Sabi diyan, siya na nag-anyo sa iyo, O Jacob. Sabi niyan, O Israel. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay tinubos ko, tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. So yung Isaiah chapter 43 ay tungkol po sa Israel. Israel. Tingnan natin sa verse 10, tatalon tayo sa verse 10. Sabi dito, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga. So sabi niya, kayo'y aking mga saksi. Diba? Pag may nangyaring krimen, may saksi, yung saksi ang magpapatotoo dun sa nangyaring krimen. So, ngayon, yung saksi, yung mga Israelitang ito, sila yung saksi, magpapatotoo sila na totoong mayroong Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang kasaysayan, malalaman natin na mayroon talagang Diyos. Mamaya, makikita po ninyo. So, isa yan sa dahilan kung bakit sila pinili ng Diyos para magiging saksi ni Jehovah. Pangalawa, yan, kaunti sila sa mga tao. Sila ay inibig at pinili ng Panginoon. Pinili. Nakalagay dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari. So sila po ay pinili, God-chosen people.
mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon. Hindi dahil sa kayo mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayang pinakakakaunti sa lahat ng mga tao. Sa katunayan, yung Israel, kaunti lang naman talaga sila, yung Israel. Kung titingnan ninyo dito sa mapa, ito yung Pilipinas, yan. Andito po yung Israel. Napapalibutan yan ng mga bansang Arabo. Saudi, Iraq, Turkey. So may kita nyo dito, nandyan po yung Israel. Maliit lang yan. Eto. Syria, Jordan, Egypt. Napapalibutan ng bansang Arabo. So pinili ng Diyos yung maliit para ipakita na ang Diyos ay buhay. Halimbawa, kagaya nito. Yan. Bata at sumo. Pag naglaban, sinong mananalo? Pag naglaban, alam niyo ang sumo sa Japan, 300 kilograms ang bigat niyan. Pag nakipaglaban niyan sa bata, sinong mananalo? Bata o sumo? Bata? Bata? Pwede ba bata laban sa tatay niya, mananalo yung bata? Talo po yan, bata. Talo yan. Kahit anong tulak ng bata, hindi niya yan kaya. Sumo yan. Kahit kayo, talo kayo niyan eh. Ihahagis kayo ng sumo, yun pa kayang bata. Imagine nyo, kayo, laban sa sumo, kaya nyo yan? Sabi, bata daw. Eh, ikaw nga, hindi mo kaya, bata pa kaya. Talo yan, yung bata. Pero kung, hindi ito nangyayari, pero kung ganito ang mangyari, hindi ito normal. At buhatin pa ng bata yan, at ihagis ng bata, anong iisipin nyo sa bata? So, maaaring maisip nyo, naku, may kakaiba sa batang ito. May kapangyarihan ang batang ito. Hindi ito normal. Naintindihan nyo po? Hahanga kayo sa bata. Bakit ganun? Natalo nyo yung sumo, imposible. Yung bata ay sumisimbolo sa bansang Israel. Etong sumo, sumisimbolo sa mga bansang Arabo na nakapalibot sa Israel. Ginigera nila yung Israel, matagal ng panahon, hindi sila nananalo laban sa Israel. So, kung makikita nyo, kumikilos sa kanilang Diyos. So, maliit lang silang bansa, laban sa malaking bansa, hindi nananalo. Sorry. Hindi nananalo yung mga malalaking bansa laban sa Israel. Halimbawa, ganito, kunyari, tayo Pilipinas laban sa China. Ginera tayo ng China. Tapos natalo tayo, magtataka pa ba kayo? Sasabihin nyo ba, grabe, natalo tayo ng China, imposible. Imposible ba yun? Talo talaga tayo, di ba? Sasabihin, talo. Pero kung, kunyari, nanalo tayo laban sa China, magugulat ang mga tao. Grabe, Pilipinas, nanalo laban sa China, magugulat ang mga tao. Ganon din sa Israel. Maliit na bansa, laban sa malaking bansa, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanila, sa bansang Israel. And then, sila po ay nasa gitnang bahagi ng mundo, sabi dyan, sa last verse, na nagsisitahan sa gitna ng daigdig. Titingnan natin sa mapa, ito yung Israel sa may gitnang bahagi ng daigdig. Yan. Philippines. Yan. Gitna. So, para maipakita sa madaling ikalat sa mga tao yung mabuting balita. Kung nandito yan sa dulo, ang tagal niyan. Dahil nasa gitna, madaling maikakalat sa buong mundo na ang Diyos buhay. Totoong mayroong Diyos. Kaya may, nandyan talaga siya sa gitna. And then, ipinagkatiwala sa kanila yung salita ng Diyos. Isinulat nila yung Biblia. Sabi dyan, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Sila po yung nagsulat ng Biblia. So, Hudyo, Israel. Ano pang dahilan ba't sila pinili? Sila po, nagmula sa kanila yung si Jesus Christ, yung Messiah. Sabi dito sa Roma, sabi dyan, sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. So, sa kanila nagmula si Jesus Christ sa Israel. Ngayon, paano nagsimula ang Israel? So, ang ninuno nila si Abraham.
kahapon, binanggit ko sa inyo ng mabilis. Ito po sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Diba? Pagkatapos ng baha, walong tao yung naligtas. Dumami ulit ang tao. Sa pagdami ng tao, yung mga tao, magugulo ulit na layo yung puso sa Diyos. Kaya pumili ang Diyos ng kanyang sariling bayan, yung Israel. Pero yung pinagmula nun, si Abraham. Nandito po. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. So sabi ng Diyos kay Abram, ang pangalan dati ni Abraham, Abram. Ginawa ng Diyos na Abraham. Ngayon, ipinangako ng Diyos kay Abraham o sa Israel, kasi siya yung ninuno ng Israel. Nagkaroon siya ng mga anak, apo sa tuhod, dumami, naging Israel po yun. Ngayon, ipinangako ng Diyos yung tatlong bagay. Makikita nyo dyan, bibigyan siya ng lupain. Gagawin siyang malaking bansa. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang mga anak, apo sa tuhod, dadami, mabubuo yung bansang Israel. And then, ipinangako din ng isang pagpapala. Yung blessing, hindi lang yan material blessing, kundi spiritual blessing. Ibinabanggit yan si Jesus Christ, magmumula sa kanila. Sa kanya. Sa alinlahi. So, yung pangako ng Diyos sa Israel, tatlo. Ayan, tandaan nyo po yan, napakahalaga niyan. Yung land of Canaan. Nation, Israel. Dadami sila, magiging isang bansa. And then blessing, tumutukoy kay Jesus Christ. Ibibigay daw yan ng Diyos kay Abraham o sa Israel. Pero may kasunduan para matanggap nila yung blessing. May kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Ito yon. Sabi dito, so, tingnan nyo po, napakahalaga. Sabi dyan, ang pagpapala kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo kilala. So, simple lang yung kasunduan. Kapag sila ay nakinig sa utos ng Diyos, sumunod, makakatanggap sila ng pagpapala o blessing. Pero kapag hindi sila nakinig, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos, sumpa ang mararanasan nila. Matatanggap nila. So, obedience, blessing. Disobedience, sumpa. Yan yung kasunduan ng Diyos sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Obey, pagpapalain sila. Blessing, maayos. Yung lupain nila, magbubunga ng sagana. Pero pag tinanggihan nila ang Diyos, sa halip na sa Diyos, naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan, sumpa. Kagaya nito, yung kanilang lupain, tigang na lupain. Kaya nga, sa kasaysayan ng Israel, pinapili sila ng Diyos. Sino ang sasambahin nyo? Yung tunay na Diyos o yung mga Diyos-Diyosan? Sino? Pinapili po sila ng Diyos. Pero tinanggihan nila yung God. Mas pinili nila yung mga idol. Mga Baal, yan, yung mga Diyos-Diyosan. Yan yung choice ng Israel. Lalo na nung time ni King Solomon. Si King Solomon, sabi ng Diyos, huwag bawal kayong mag-asawa ng mga babaeng banyaga. Pero si King Solomon, nakalagay sa Bible, dahil sa pag-ibig na humaling siya, nag-asawa ng mga babaeng banyaga na ipinagbabawal ng Diyos na asawahin. Kaya dahil doon, nung tumanda si King Solomon, yung kanya mga asawa na banyaga na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, niyaya siyang sumamba kay Baal. Nagsamba din si Solomon sa idol. Yan. Kaya sabi ng Diyos, nako, nung time ni King Solomon, nahati sa dalawa yung kaharian ng Israel. Pinarusahan ng Diyos. Kaya kung titignan natin, yung kasaysayan ng Israel, ang pinagmulan si Abraham. Si Abraham, baog yung kanyang asawang si Sarah, hindi magkaanak. Kaya sumiping siya sa kanyang asawang lingkod, si Hagar. Nagkaroon siya ng anak sa kanyang hindi tunay na asawa, si Ismael. Si kay Ismael nagmula yung mga Arabo, Arab nation. And then, nung matanda na si Abraham, matanda na rin yung kanyang asawa, dumating yung pangako ng Diyos na anak, si Isaac.
Si Isaac nagkaroon ng anak, si Jacob. Si Jacob nagkaroon ng 12 anak na lalaki. Yung paborito ni Jacob, si Joseph, yung 11 sa kanya mga anak na lalaki. Ipinagbili si Joseph sa mga Amalekita. Nakarating dun sa Egypt. Pero kasama niya ang Diyos, na-promote siya sa Egypt. Pangalawa sa mataas sa hari. Hanggang sa nagpakilala sa nagkaroon ng taggutom, nagpakilala siya sa kanya mga kapatid, kinuha niya yung mga Israelitang kababayan niya, nanirahan sila diyan sa Egypt. Ang problema, nung namatay yung hari na nakakakilala kay Joseph, namatay din si Joseph. May sumibol na bagong hari. Dumami yung mga Israelita sa Egypt. Sabi nung hari ng Egypt, nako, baka pag nagkaroon tayo ng kalaban, kumampi sila sa kalaban natin, gawin natin silang alipin. Ginawa silang alipin sa loob ng 400 years. Dumaying sila sa Diyos. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Pinadala sa kanila si Moises. Nahati yung dagat. Kagabi pinag-aralan natin. Itinakas sila papunta, palabas ng Egypt. Pagkatapos nilang tumawid doon sa dagat, naglakbay sila sa ilang. Doon sa ilang, 40 years nagpaikot-ikot sila. Namatay doon si Moises, pumalit si Joshua. Hanggang napasok nila yung lupain ng Kanaan. Pagdating doon, wala silang hari. Nagkaroon ng panahon ng mga hukom. Nung time na ito, humingi sila ng hari sa Diyos. Sabi nila, Lord, Panginoon, bigyan mo kami ng hari. Kasi gusto naming maging kagaya ng mga bansa sa paligid namin. Sila may mga hari, kami wala. Sabi ng Diyos, ako na ang hari nyo, pero matigas ang ulo nila. Kaya ibinigay sa kanila si Haring Saul. Yan yung unang hari ng Israel. And then sumunod si King David. Sumusunod ito sa Diyos. Kaya nananalo sila sa mga digmaan. Pinagpapala sila. Pero pagdating kay King Solomon, sumusunod din nung una. Pero nung tumanda, nag-disobey. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nung time na yan, sabi ng Diyos, mahahati sa dalawa yung Israel. Nahati pagkamatay ni King Solomon, nagkaroon ng Northern Israel at Southern Judah. Nung time na ito, dapat nagsisi na yung mga Israelita. Kasi hinahati na nga eh. Dapat alam na din ako, nagkamali tayo sa Diyos. May kasalanan tayo. Lord, sorry! And then, nagpadala ang Diyos ng mga propeta para magsisi sila, pinapatay nila. Ayaw nila. Hindi sila nagsisi. Yung Northern Israel, nagpatuloy sa kasalanan. Yung Southern Judah, nagpatuloy din. Kaya yung Northern Israel, sinakop ng Assyria noong BC 722. Ganon din yung Southern Judea. Sinakop ng Babylon, BC 606, Persia, Greece. Nung time na sinasakop sila ng malalaking bansa, nagpapadala ang Diyos sa kanila ng propeta para magsisi, manumbalik sa Diyos. Pero ayaw talaga nila. Ngayon, dahil lumatigas ang ulo nila, nung time na sinakop sila ng imperyo ng Roma, si Jesus Christ mismo bumaba sa lupa. Kasi matigas nga ang ulo, ayaw nilang tanggapin yung propeta. Di si Jesus na lang, bumaba mismo. Yung Diyos nagkatawang tao. Pero, anong ginawa nila kay Jesus? Tinanggihan nila si Jesus. Pinatay nila si Jesus, kaya ikinalat sila sa buong mundo. Nagkaroon ng Holocaust. Mamaya, pag-aaralan natin yun. So, tinan nyo ito, si Jesus. Dito tayo sa panahon ng Roma. Nung time na ito, yung Israel, nasa ilalim ng pananakop ng Roma. Ipinanganak po si Jesus Christ. Yan, kapanganakan ni Jesus. So, sabi ni Jesus Christ, dumating siya, sinasaway niya yung mga Hudyo, ayaw nila, sabi ni Jesus, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Pumapatay na mga propeta, bumabato sa mga sinugo sa kanya. Binabato nila yung prophet. Ayaw nilang tanggapin yung prophet. Pinapatay nila. So si Jesus, siya mismo yung bumaba. Yan. Ngayon, si Jesus Christ, yung buhay niya dito sa lupa, nangangaral po siya sa mga tao. Tingnan nyo, nakalagay sa Biblia. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo.
Sabi ni Jesus, malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang itinuturo ni Jesus Christ tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol sa pagsisisi. Kailangan ka magsisi. Kailangan ka magligtas. Malapit na ang kaharian ng Diyos. At ito pa, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So tinan niyo po ah, kaharian ng Diyos, kaharian ng Diyos. Paulit-ulit ni Jesus Christ na binabanggit yung kaharian ng Diyos. Isa pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Itinuturo ni Jesus, merong pagkabuhay na muli. May pag-asa. May muling pagkabuhay. Kahit mamatay ka, merong pagkabuhay. May resurrection. Yan ang itinuturo ni Jesus. Wala siyang binanggit na payayamanin kita. Bibigyan kita ng pera. Basahin niyo sa Bible, hindi pinag-uusapan ang pera. Hindi ni Jesus sinabi na, okay, sumunod ka sa akin. Malapit na ang iyong pagyaman mo. Malibang isang tayo panganak na muli, yayaman ka. Ang sumasampalataya sa akin, yayaman. Hindi ganun na nakalagay. Kundi kaharian ng Diyos, kaharian ng Diyos, and then, mabubuhay. Tungkol sa buhay. Yan yung pangangaral ni Jesus Christ. Nung time na yan, hindi pa tapos ang Bible. Hindi pa. Yung New Testament, hindi pa. Kaya, para maniwala ang tao, kasi hindi pa naman ito tapos, para maniwala si yung mga tao, gumagawa siya ng miracle. Yan. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Yan. Para maniwala yung tao na siya ang Messiah. Pero ginagamit niya lang yun kasi nga hindi pa tapos yung Bible. Kaya habang gumagawa siya ng miracle, yung bulag nakakita, lumpo nakalakad, bingi nakarinig, may ketong gumaling, maraming tao sa paligid niya. Lalo na nung binuhay niya yung patay na si Lazaro. Yan, nabuhay. Ang daming tao sa paligid niya. Pero, pag si Jesus nangangaral na tungkol sa kaharian ng Diyos, nag-aalisan yung mga tao, ayaw nila. Pero pag pinakain ni Jesus yung 5,000, gamit yung 5 tinapay at 2 isda, 5,000 tao, ang dami. Kasi pagkain. Kapag nagpapagaling siya na may sakit, ang daming tao sa paligid. Pero pag sinasaway niya yung kasalanan ng tao, nag-aalisan. Hanggang sa huli, pinatay nila si Jesus. Kasi gusto nilang, isa pa, gusto nilang gawing hari si Jesus para mapalaya sila mula sa pananakop ng Roma. Nung time na yun, hindi yun ang purpose ni Jesus. Hindi para maging hari nila at labanan yung pinuno ng Roma, si Caesar. Hindi. Hindi yun ang purpose ni Jesus. Kundi bumaba si Jesus sa lupa para sa kanilang mga kasalanan. Ayaw nila. Kaya pinatay nila si Jesus. Kaya kung tinanin nyo, yung dahilan ng pagtanggi ng Israel kay Jesus, una, inaasahan nila na ililigtas sila ng Messias pag sinabing Messias, tagapagligtas. Sa pagkaalipin mula sa pananakop ng Roma, kasi sakop sila ng Roma. Inaasahan nila ang pagpapalang pisikal mula sa Messias. Paggaling, pisikal. Sorry, namali lang yung spelling. Paggaling, pisikal. Mga sakit, ketong, gagaling, ano pa. Inaasahan nila na matutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan, pagkain. Yun ang gusto nila kay Jesus, material things. Hindi spiritual things. Ganon din yung mga tao ngayon. Yung isang tinanong ko, bakit kayo nagsisimba? Yung mga tao ngayon, pagpunta sa simbahan, sana po pumasa yung anak ko sa exam. Sana po lumago ang negosyo ko. Sana po matanggal tong cancer ko. Yun lang. Walang tungkol sa espiritu ko. Sana, Lord, lumago ang ako spiritually. Maunawaan ko yung iyong salita ng lubos. Makapagligtas ako ng kaluluwa. Walang ganun. Puro material things. Hindi yun ang purpose ni Jesus, material things. Kung material things ko nabubuhay si Jesus, baka patayin mo rin si Jesus. Sila po, pinatay nila si Jesus. And then dahil ayon ni Jesus na maging ganon, dinala nila si Jesus kay Pilato. Yan. Pero si Pilato, sinuri. Anong kasalanan ni Jesus? Sinuri ni Pilato. Wala siyang makitang kasalanan kay Jesus. Kaya sabi dito sa Mateo, chapter 27, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagsisimula pa ang isang malaking gulo.
Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng maraming tao na sinasabi, "Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan." Sumagot ang buong bayan at nagsabi, "Pananagutan namin at ang aming mga anak ang kanyang dugo." Tinan niyo po yung sabi ng ano, naghugas kamay si Pilato. Sabi niya, "Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan." Yung mga tao disidido sabi nila, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Ipako siya sa krus. Kami nang bahala. Kami ang mananagot, pati yung anak namin." Dinamay pa nila yung kanilang anak. Ngayon si Pilato naisip niya, wala namang kasalanan si Jesus. May batas noon na magpalaya ng kriminal. Kaya sa isip ni Pilato, ilabas si Barabas yung kriminal. Kasi isip niya, palalayain si Jesus ng mga tao. So may batas noon na dapat magpalaya. Pinapili niya, sino ang gusto niyong palayain? Si Barabas na mamamatay tao o si Jesus? Ang iniisip niya, ang palalayain ng mga tao, si Jesus. Nagkamali siya. Ang pinili ng mga taong lumaya, yung kriminal, si Barabas. Kaya sabi ni Pilato, "Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan." And then yung mga tao sumagot. Sabi nila, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Ipako siya sa krus." Nakakatakot. Sabi nila, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo." Nagsalita sila ng salita na hindi nila pinag-isipan. Terrible yan. Nakalagay sa Bible. Hindi ka pwede magsalita ng basta-basta lang na hindi mo pinag-isipan. Bago magsalita, pag-isipan mo muna. Minsan may mga nagsasabi, "Bahala na. Kung sa impyerno, di sa impyerno ako pupunta." Delikado yan. Baka mawala na talaga ng chance, sa impyerno ka talaga pumunta. So nakalagay sa Biblia, sa Mateo, sabi dito, "Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat." Ayon sa nakasulat sa Biblia, nangyari. So yung prophecy. Dahil sa disobedience nila, si Jesus Christ nagbigay ng prophecy sa kanila. Bago mamatay si Jesus, may sinabi siya. Ito yon. Sabi dito, "Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng mga lungsod ay lumabas, at ang mga nasa labas ng lupain, huwag pumasok doon." Yan po ay prophecy. Kung talagang totoo ang Biblia, dapat nangyari yan. Kasi bago mamatay si Jesus, yan yung hula na ibinigay niya sa mga Hudyo dahil sa katigas ng kanyang ulo. Ilang taon lang pagkatapos na mamatay si Jesus, sabi diyan, pinaliligiran ng hukbo ang Jerusalem. Nangyari po yan. Ito yung pader ng Jerusalem. Pinalibutan sila ng imperyo ng Roma. Bawal silang loob. Hindi sila makalabas. Alam nyo nangyari sa loob? Nagutom yung mga tao. Wala makain. Marami po namatay. Pinagpapatay po sila. Sobrang gutom. Namatay sila. Pag nagutom, nababaliw. Halos nabaliw po sila. At ayon doon sa sinabi nila, naka-prophecy sa Biblia yung mangyayari sa kanila. Ito po. "At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakubkob at sa pag-ihirap na ipararanas sa iyo ng iyong mga kaaway." Tinan niyo po, kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan. Yan po ay prophecy. Nangyari yan. Kinain nila yung kanilang sariling anak. Matinding gutom yan. Pag nagutom, nababaliw. Doon sa Manila, ang daming tumatakbo. Nakatawa, iiyak, hubad, gutom, nawala na po ng katinuan. Naka-prophecy sa Bible, kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae. Yun, ayon sa prophecy, nangyari po yan. 1,500 years, nangyari po 100%. Isang historian, ito po si Flavius Josephus, siya yung nagsulat ng mga nangyari sa kasaysayan ng Israel. Maging yung digmaan pandaigdig ng Israel, kalawang digmaan pandaigdig na isulat niya, nakalagay dito sa kanyang aklat, isa itong historian. Miserable infant, yung mga sanggol, ginawa nilang pagkain. Yung kalahati, yan, niluto nila yung kalahati. Yung kalahati, itinago nila yung kalahati. Akin na yung anak mo ngayon, kainin natin, hati tayo. Sige, anak ko ngayon. Kinabukasan sa'yo naman na anak. Wala na po sa katinoan.
yan ay result ng kanilang disobedience. Diba, dinamay nila yung kanilang anak. Sabi nila, pananagutan namin at ng aming mga anak kanyang dugo. Nangyari. Kaya nga, hindi dapat tayo magsalita basta-basta ng salita na hindi mo pinag-iisipan. Hindi lang yan ang nangyari. Matindi pa, ito pa. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At do'y maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos na yari sa kahoy at bato na hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. So ito pa yung prophecy. Ikakalat daw sila hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Maglilingkod sila sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato. Sumpa. Disobedience yan yung paglilingkod sa kahoy, bato, na hindi naman talaga tunay na Diyos, result of disobedience nila. Hindi lang yan, yung ipinangako sa kanilang lupain, tingnan ninyo, gagawin kong ilang ang lupain, at ang iyong mga kaaway na nakatira roon ay magtataka, kayo'y aking ikakalat sa mga bansa, at pagbubunutan kayo ng tabak sa hulihan ninyo, at ang inyong lupain ay magiging isang ilang, at ang inyong mga lungsod, basurahan. Yung blessing, di ba? Yung lupain, naging ilang. Pagbubunutan kayo ng tabak, ibig sabihin, kahit saan sila pumunta, pinapatay sila. Makita kang Hudyo, papatayin ka. Kaya, yung blessing, kung titinan nyo, naging sumpa. Yung Kanaan, naging tigang. Yung mga tao, ikinalat. Yung blessing kay Jesus Christ, naging kamatayan. Yung Holocaust, pinagpapatay sila. Kaya, kung aalalahan ninyo yung kasunduan, may kasunduan sila. Kapag ikaw ay sumunod, blessing. Pero kapag hindi ka sumunod, sumpa. Kaya nga yung kasaysayan ng Israel, puno ng disobedience. Kaya ano nangyari? Kung titignan natin yung kanilang history, puro paglilibing. Naglilibing sila palagi. Puro patay. 1.1 million pinatay ni General Titus. 580,000 ni Roman Emperor Hadrian. Yan. Yan po yung kasaysayan ng Israel, mga paglilibing. Naglibing sila ng mga patay dahil sa kanilang disobedience. Ito yung pinakamatindi sa lahat, 6 milyong mga Nazis. 6 million. Ako po ay naka-assign sa Angat, Bulacan. Yung 2015, yung population doon, 49,000. Ito, 6 million. Ilan kayo sa Naga? Ilan ang populasyon sa Naga? Imagine ito, 6 million na mga tao na wipe out, patay. Yan po ay result ng kanilang pagsuway sa Diyos. Yan, binuldoser. Kinulong sila dito sa concentration camp. Yan. Yan. Yung katawan, binubuldoser na lang. Itong building na ito na makikita nyo, ang tawag dito, Holocaust Memorial Museum sa Washington, D.C. Nasa building na ito, yung mga picture, yung mga alaala nung nangyaring kapigatian, naranasang kapigatian ng Israel, nandyan po sa building na yan. Sa Poland, pag nakitang Hudyo, sa Poland, inusig, pinatay, bitay ka, Hudyo, bibitayin. At sa Biblia, naka-prophecy, tingnan nyo. So, kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot at kukunin ang iyong mga magagandang hiyas. Nakalagay sa Bible yung prophecy, huhubaran, hinubaran sila. Yung mga damit nila, kinuha, ayon sa naka-prophecy sa Biblia, hinubaran. Yun, napakatinding pag-uusig sa mga Hudyo. Panoorin natin ito, sinapelikula, yung nangyari sa kanilang pag-uusig. Thank you.
Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. So, makita niyo yung pag-uusig sa Israel. Pinahirapan sila, pinagpapatay sila. So, hinubaran yung kanilang mahalagang hiyas, kinuha, pinag-eksperimentohan sila. So, medical experiment, to hinuhudog sila sa mga gusali, bali-bali yung katawan, gagamutin sila. Doon yung mga preso, poprosen, papasok ka sa malaking refrigerator, titingnan yung katawan mo kung anong mangyayari, pinag-eksperimentohan sila ng buhay. Yan, nilalagari yung ulo, buhay. Pinag-eksperimentuhan po sila. Kaya kung titanin nyo, bakit naranasan nila ito? Sila yung pinili. Kumbaga, special sila sa Diyos. Sila yung God-chosen people. Sila yung saksi. Kanina, di ba? Sila yung saksi ni Jehovah. Pero bakit nangyari ito sa kanila? May aral na gustong sabihin sa atin dito. Nagbigay si Jesus Christ ng talinhaga. Tinan nyo ito, napakahalaga. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? So, makikita nyo dyan, may dalawang uri ng kahoy. Punong kahoy na sariwa at tuyo. Alin ang mas maapoy pag sinunog? Sariwa o tuyo? Yung tuyo. Tingnan nyo ha. Yung Israel, sumisimbolo sa kahoy na sariwa. Pag sariwa, maganda, di ba? Magandang tingnan. Yung Israel, maganda sila sa paningin ng Diyos. Kumbaga, para sa Diyos, special sila kasi sila yung God-chosen people. Isinulat nila yung Biblia. Inilagay sila sa gitna ng mundo para patotohanan na totoong may Diyos. Pero kahit sila ay parang special o kahoy na sariwa, nung tinanggihan nila si Jesus, ano nangyari sa kanila? Kamatayan, pinagpapatay, Holocaust. Ulitin ko yung talinhaga. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Kung nangyari ito, doon sa Israel, sariwa sila sa paningin ng Diyos, espesyal. Pero nung sumuway sila sa Diyos, kamatayan, hindi sila nakaligtas. Anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Yung tuyo, Gentile, sumisimbolo sa tuyong kahoy. Ibang lahi liban sa Israel, ang tawag dyan, Gentiles, tuyong kahoy. Kung tatanggihan natin si Jesus gaya nung ginawa nila, ikakailaan natin si Jesus, hindi natin paniniwalaan, impyerno, mas matindi. Yung kamatayan na naranasan ng Israel ay anino lang ng impyerno. Mas matindi po yung mararanasan nating pag-uusi. Impyerno, hell. Kaya napakahalaga maintindihan nyo yan. So, huwag nating tanggihan si Jesus. Huwag nating itanggi si Jesus Christ. Kailangan paniwalaan natin yung sinasabi ng Biblia. So, dahil sa nangyaring yan, nabastos ang pangalan ng Diyos. Nalapastangan kasi sila yung piniling bayan pero nawawasak sila dahil sa kasalanan nila. Kaya hindi nakalagay sa Biblia na patuloy silang maghihirap. May tinatawag na restoration of Israel. Hindi magpapatuloy na maghihirap sila. May tinatawag na Israel recovery. Yung dahilan kung bakit pananauliin sila kasi nawala sila eh. Sila lang ang natatanging bansa na sinakop tapos pinaalis sa kanilang sariling lupain. Tayo sinakop, hindi naman tayo pinaalis ng Hapon. Ng Kastila, hindi tayo pinaalis. Pero sila sinakop, pinaalis. At kahit saan silang bansa pumupunta, pinapatay. Dahil doon, nalapastangan ang pangalan ng Diyos. Sinasabi ng mga tao sa paligid nila, ano nangyari dito? Wala na sigurong Diyos, ba't sila pinabayaan? Kung buhay ang Diyos, dapat hindi sila nagpapakalat-kalat. Ngayon, para ipakita na totoong may Diyos, ang isang ebidensya, dapat manumbalik yung bansang Israel. Mabuo ulit yung bansang Israel. Yun ay ebidensya na ang Diyos ay buhay at ang pangalan ng Diyos, banal. Nakalagay sa Biblia, tingnan ninyo. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos. Yung pagkilos daw ng Diyos, hindi alang-alang sa Israel. Kundi, alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Ibig sabihin, kikilos daw ang Diyos. Pananauliin ng Diyos yung bansang Israel para daw sa banal na pangalan ng Diyos
na kanilang nalapastangan, sa mga bansa na kanilang pinuntahan. Kasi kahit saan silang bansa pumupunta, nilalait yung pangalan ng Diyos. Kasi nga, dahil sa kasalanan nila, nalalait. Halimbawa, yung batang 5 years old. Nakita kayo ng batang 5 years old, palakad-lakad yan sa labas, nakarating dun sa bayan, palengke. Tapos kinabukasan, nandun na naman sa may terminal, SM, palakad-lakad. Tapos 5 buwang hindi naliligo. Ano nang itsura ng bata? Siguro antigas na ng mga buhok niya. Ang dungis na ng katawan. Sa ano sasabihin sa kanya ng mga tao? Pag nakita kayo ng ganong bata, 5 buwang hindi naliligo, palakad-lakad, ano sasabihin nyo? Ay, patay na siguro ang magulang. Ulila na siguro yan. Wala na siguro yung magulang. Kasi kung buhay pa ang magulang niyan, dapat maayos yan. Siguro ulila na. Di ba? Isipin ng mga tao ganun. Ulila. Pakalat-kalat na lang. Wala na siyang magulang. So, ganun ang isipin, patay na. Sa Israel, parang ganun ang nangyari. Wala na sigurong Diyos. Kasi ano nangyari sa Israel? Kumbaga, dahil dun sa nangyayari na sa bata, ang masisisi, magulang. Ay, bura naman ang mga magulang niyo kung nabubuhay. Kasi, isipin mo, pinapabayaan yung bata. So, maaaring ganun po ang nangyari sa Israel. Pero kung isang araw nakita niyo yung bata, biglang malinis, naligo, maayos yung suot na damit, iisipin ng mga tao ay, hindi pa pala patay ang magulang niya, buhay pa, may magulang pa pala. O, tinan nyo, naayos nga, oh. So, maaaring ganun. Yung Israel, muling lalakasin o bubuuin ng Diyos para ipakita na ang Diyos ay buhay. Kaya nga, 1,000 taon walang Israel. Pero natupad po yung prophecy noong May 14, 1948. Nagdeklara po sila ng kalayaan. Nakalagay dito, State of Israel is born. Ipinanganak yung bansang Israel. May 14, 1948. Yung kinalangunang po ng ministro, si Ben Gurion, nandyan, nagdeklara sila ng Independence Day. Yan. Sa Tel Aviv. Sa katunayan, yung Pilipinas ay nag-iisang bansa sa Asia na sumuporta sa Israel. Ito, panoorin natin ito. Tumulong yung Pilipinas sa bansang Israel nung time na inuusig sila. Kasi pinapatay sila kahit saang bansa pumunta. Pero yung Pilipinas, tumulong nung panahon ni Presidente Manuel L. Quezon. Panoorin natin ito. Sa mga concentration camp na gaya nito, milyon-milyong Jews ang pinahirapan at pinatay ng mga Nazi sa Europa sa pamumuno ni Adolf Hitler. So, from the gas chamber kung saan hinuhulog yung poison from holes in the ceiling for about 700 people, diretso yung kanilang katawan dito sa mga crematorium. Ang sabi, every day about 340 bodies were burned in this crematorium. Marami raw ito dati. But only this one survived. Halos 80 taon na ang nakalilipas. May ilang pinalad, kabilang na ang nooy 6 na taong gulang lang na si Brigitta Wax. I remember the Nazis coming up to our apartment and taking my father. And I remember that my parents were very nervous when we left. And they had to pack whatever they could and just take it. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Manuel Quezon, buong pusong tinanggap ng Pilipinas ang mga tumatakas na Jew. Some people tried to get to the United States or some of the other countries, but most countries had very strict quotas and didn't provide visas. So the fact that the Philippines allowed us to come in was wonderful. 1,300 sa kanila nabiyayaan ng Philippine visa. Word got from refugee organizations in Paris, in Berlin, in the United States, that the Manila was an option. Kasi nga, those who had come from Shanghai began to report that it's safe here, it's okay here, there's no persecution, no nothing. So word began to get to the German Jews, the organizations there, working through the American organizations there, that Manila is an option. What impressed me the most is that the Filipinos had no prejudice there. There was no anti-Semitism. You're accepted for you personally, for what you are.
And I, so, you know, a lot of kids I was with were Filipinos. So the relationships were great. Bumalik sa Pilipinas kamakailan ang ilan sa mga dating refugee para ipalabas ang dokumentaryong Rescue in the Philippines, Refuge from the Holocaust. Sa opisyal na imbitasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa likod ng mga ngiti sa kasiyahan, matagal mang panahon na ang lumipas, bakas pa rin sa mukha ng mga nakaligtas ang abot langit na pasasalamat. So nakita niyo yung Pilipinas, tayo nag-iisang bansa sa Asia, tumulong sa mga Hudyo. Nagkaroon po sila ng independence May 14, 1948. Para nagpapakita yan at may Diyos. Hindi pa tayo ang Diyos ay buhay. At hindi lang yung lupain nila, di ba? Naging tuyo, naging ilang, nakalagay sa Bible yung prophecy na mangyayari sa kanila. Tingnan ninyo. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat na nagdaraan. Yung lupain daw, mabubungkal. At sabi dito, at kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halaman na ng Eden. Ang sira, giba, at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Yan ay prophecy sa Bible. Kung talagang totoo yan, ibig sabihin may Diyos. Ang Diyos ay buhay. Ito na ngayon. Dati ganito, naging gaya ng halaman na ng Eden. Naglagay sila ng mga tubo. Yan, magdidilig. Dahil sa kanilang kasalanan, tuyo, naging tigang. Pero sabi ng Bible, tinatahanan na ngayon at may pader. Ito na siya. Yan. And then, nakalagay din sa Biblia, ang Israel ay uusbong at mamumulaklak. At pupunuin nila ng bunga ang buong sanlibutan. Naglalabas po sila ng matatamis na prutas mula sa Israel. Ito na siya. Yan. Yan. Titignan ninyo, ayon sa Biblia, totoong nangyari. Tinatahanan na ngayon at may pader. Ito siya, ito na ngayon. Ito parehong lugar. Dahil sa kanilang disobedience, sumpa. Sabi sa Bible, tinatahanan na ngayon at may pader. Ito na siya ngayon, parehong lugar. Yan. Makita ninyo yung pagkilos ng Diyos sa Biblia. Nagpapakita yan na totoong mayroong Diyos. At ikinalat sila sa buong mundo. Wala nang natira sa kanilang sariling bansa, pero nakahula sa Biblia na muli silang makakabalik. Tingnan natin yung hula. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo, at sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula, at aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Binanggit yung apat na sulok ng daigdig. Silangan, kanluran, hilaga, timog. Ano daw? Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula. At ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Dalhin mo rito. Bakit ikinalat sila? Ang sabi ng Diyos, bawat sulok ng daigdig na nandyan mga Hudyo, makakabalik sa kanilang sariling bansa, sa Israel. At naka-prophecy, paano sila makakabalik? Ito po yung prophecy na nakamangha sa Bible na prophecy sa Job chapter 60 verse 8. Ito pong sulat na ito, isinulat ni Propeta Isaias. Diba, pinag-aralan natin nung first session, yung Bible, salita ng Diyos. Sinong nagsulat? Tao. Tao ang nagsulat, pero yung sinusulat niya, hindi kanyang salita, kundi salita ng Diyos. Sinabit sa tao, isinulat ng tao. Ito po, isinulat ni Propeta Isaiah. Sabi dito, sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Ito ba yung prophecy tungkol sa Israel? Kung paano sila makakabalik? Sino ang mga ito na lumilipad parang ulap? Nung time na ito, wala pa naman lumilipad. Parang kalapati. Tinutukoy po dyan, eroplano. Si Propeta Isaias, maaaring nakikita niya yung isang vision. Hindi niya masabi yung salitang eroplano. Wala naman kasing eroplano noon. Kaya binanggit niya na lang, sino ang mga ito na lumilipad? Parang ulap. Nasa taas eh. Pero parang kalapati. Anong ugali ng kalapati? Nag-aalaga na ba kayo ng kalapati? Anong ugali? Pag inalagaan mo yan sa bahay mo, wala dito, inalagaan mo sa Naga, dalhin mo sa Maynila.
makakabalik yan dito. Doon sa Maynila, yung mga kapitbahay namin doon, nagkakarera ng kalapati. Dinadala nila dito sa Bicol. Tapos, pakakawalan ng sabay-sabay. Kung sino yung una makabalik doon, siya ang manalo. Ginagawa nila. So, nakakabalik. So, ang ginamit niyang salita ay kalapati. Bakit kalapati? Nakikita niya, maaari yung eroplano, nakakabalik. Pero hindi, meron pa sinabi siya, sa kanila mga bintana, meron mga kalapati, tapos may bintana. So, nakakabalik, tapos may bintana, eroplano po yan. Malino yan na eroplano. Wala pang eroplano nung time na ito. Kailan lang naimbento ang eroplano? Nung 1903, nung magkakapatid na Wright, yung Wright brothers, sila yung nakaimbento ng eroplano. So, nakalagay sa prophecy, makakabalik sila sa kanilang sariling bansa sakay ng eroplano, kaya may tinatawag na Operation Solomon. Yung mga Hudyo, sakay ng mga jumbo jet. Nangyari po yung prophecy na yan. Kamakailan lang ito, 1999, sakay ng mga jumbo jet, yung mga Hudyo, pabalik sa kanilang sariling bansa, sakay po ng eroplano. Sa tagal ng panahon, napanatili pa rin nila yung kanilang wika, yung kanilang kultura, hindi nawala. Tingnan natin ito, yung mga Hudyo, na nakabalik sakay ng eroplano. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the House of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. Six jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Nakabalik sila sa kanilang sariling bansa sakay ng eroplano. Hindi lang yan, yung mga Yemeni Jews, yan, Egyptian Jews, sakay ng eroplano, nakabalik sila sa kanilang sariling bansa. Kahit saan sila pumunta hanggang ngayon, nagbabalikan sila sa kanilang sariling bansa ayon sa prophecy sa Bible. Totoo ang Biblia. May kita natin, totoo ito. Ang Diyos ay buhay, ang Biblia ay totoo. Hindi lang yan, ito pa yung prophecy. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ng kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyo mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Tingnan niyo ha. Sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Nakaprophecy sa Bible, sila ay magiging makapangyarihan
at mayaman. Sila po ang pinakamayamang bansa sa mundo. Mga Hudyo. Ito po, mga Hudyo yung makikita nyo dito. Hudyo. Jews. Siguro kilala nyo po yan. Yan po ay mga Hudyo. And then, ito mga kampanya na to, pag-aari ng mga Hudyo. Yan, lahat po ng yan. Kaya, iniisip ng mga tao, ang pinakamayamang bansa, Amerika. Hindi po yun. Sa katunayan, sa top 10 ng pinakamaraming utang, Amerika ang nangunguna, oh. United States. Top 10 ng pinakamararami ang utang sa World Bank. Umuutang sila. Yung mga malalaking bansa, marami po yung utang. At ang mga inuutangan nila, yun pong mga bilyonaryong Hudyo. Yung nagpapautang. So, maintindihan nyo yung nakalagay sa Biblia. Sila po ay magiging mayam, napakayaman. Papunta doon yung pera. Hindi lang yan. Ito po, naka-prophecy sa Biblia. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan, sabi niyan, ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gagawin. Gagawin ka ng Panginoon na ulo. Alam niyo ulo? Pag sinabing ulo, taas. Hindi buntot. Yung buntot, baba. And then sunod-sunuran. Ulo, nasusunod ang ulo. Napakahal, mangingibabaw ulo. Nag-uutos ulo. Hindi po Amerika ang pinakamayamang bansa. Sa Amerika, 20% ng mga mayayaman doon, Hudyo ang mayayaman, na nakatira po sa Amerika. Sila yung mayayaman doon. 20% ng mga Hudyo na nakatira sa Amerika, sila yung mayayaman doon. Hindi talaga Amerikano, mga Hudyo. Kaya nga tuwing eleksyon, yung mga politiko pumupunta doon sa samahan ng mga Hudyo na tinatawag na APAC, yung American Israel Public Affairs Committee. Tuwing eleksyon, yung mga politikong Amerikano hihingi ng suporta ng mga mayayamang Hudyo. Tinan nyo ito. Gaya dito kay Obama. Yan. Tinan mo, AIPAC. Huwag nyo kakalimutan yan. American Israel Public Affairs Committee. Grupo yan ng mayayamang Hudyo. Nandyan si Obama nung eleksyon, bago siya manalo bilang presidente. Tingnan natin yung ipinangako niya sa Israel. Nagsasalita sila ng kung ano na yung mga politiko. I cannot help but speak out on behalf of Israel and the Jewish people because it is in my DNA. And I assure you this, President Barack Obama shares that same commitment. His support. And I will do everything I can as chairman of the Senate Foreign Relations Committee to ensure that the $30 billion in security assistance that Congress pledged to Israel is delivered in full. America will continue our military aid. And Israel will keep its military strength. Senator Barack Obama. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, APAC. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. Tuwang-tuwa yung mga Hudyo sa kanya, nagpapalakpakan. And then, nanalo siya. Yung sumunod dito, kay Obama, eto si Trump. Hindi po siya politiko. Negosyante yan. Negosyante. Lumaban siya bilang presidente. Andun din siya. AIPAC. At grabe yung salita na binigkas niya sa mga Hudyo para makuha niya yung suporta. Panoorin din natin para mas maganda yun. Nakalagay kasi sa Bible, gagawin kang ulo at hindi buntot. Tinan nyo kung ano-ano mga sinasabi nilang pangako para sa mga Israelita.
Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. Nakita niyo sinabi ni Trump? Tinan niya, ito na tinandaan ko to, sabi diyan, ang mga araw na tinatrato ang Israel na pangalawang uri lamang ng mamamayan ay matatapos sa unang araw pa lang pag nanalo siya. Di ba nakalagay sa gagawin kang ulo at hindi buntot? Grabe yung binigkas niya yan. Pag nanalo daw siya, mangingibabaw yung mga Hudyo. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. So sabi niya, doon, sabi ni Trump, isa rin to sa nakita ko, we will move the American embassy to the eternal capital. Ano yung eternal capital, sabi niya? Jerusalem. Nung nanalo po siya, dalawang taon na nakakalipas, ginawa ng capital ng Israel yung Jerusalem. Dati yung Tel Aviv, ngayon yun ang Jerusalem. Maraming kumontra dun sa UN na mga Palestine, yung mga Arabo. Wala silang nagawa. So may kita natin sa panahon natin ngayon, nangingibabaw po sila ayon sa nakaprophecy sa Biblia. Nakalagay, tinan nyo ha? Pinapangakuan silang ganito, ganyan. Bakit? Nakaprophecy sa Bible, tinan nyo. Itatayo ng mga dayuhan ang mga kuta mo. At kanilang mga hari, tinan nyo po ha? At ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Itatayo ng mga dayuhan ang mga kuta mo at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Sa panahon natin ngayon, wala nang hari. Mga presidente po yan. Ang kanilang mga presidente ang maglilingkod sa iyo. Yung mga presidente ng malalaking bansa, pinaglilingkuran sila gaya ni Trump, ni Obama, kung ano na ipinapangako nila sa Israel, nakaprophecy po yan sa Biblia. Nangyayari sa panahon natin ngayon, ang Biblia ay totoo. Hindi lang yan, ito pa prophecy. Kung magkagayon, ikaw ay makita at maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Sabi diyan, ang kasaganaan ng dagat darating sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Papunta po doon. Yung kayamanan ng mga bansa, kaya nga sila ang pinakamayaman sa buong mundo. Ayon sa prophecy ng Biblia. Dagat pa lang, tingnan natin yung dagat. Merong isang dagat sa Israel na tinatawag na Dead Sea. Dead Sea ang tawag kasi sobrang alat. Walong beses ang alat ng dagat natin dyan. So, walong beses. Pero tingnan yung sa babang nakasulat. Yung mineral na makukuha sa Dead Sea, doblehin mo ng 4 na beses ang yaman ng Amerika. Yun pa lang ang makukuha ng mineral. Dun pa lang sa Dead Sea. Ang daming mineral na makukuha dyan. Yung mga cosmetic company, yung putik, ikinukuskus nila sa katawan. Nagpapaganda. Nagpapaalis ng mga sakit sa balat. Ang dami po na benepisyo yung Dead Sea. At hindi ka mamamatay sa lunod kasi lumulutang yung tao. Sobrang alat. Mataas yung density ng tubig. Palutang po yung tao. Para magkaroon lang kayo ng idea, so tingnan natin saglit. In Dead Sea. Might look different. But the Dead Sea is dying, disappearing at a rate of 1 yard every year.
across the landscape, right by remote desert cliffs, so salty that no fish or plants live in its mineral-rich waters. Some 1,300 feet below sea level, it is the lowest surface on Earth. Basically, you see the layers. You see literally the layers. Yeah. Thousands of years. Yeah. Jackie Benzakin is with the Dead Sea Search and Rescue Team. He knows every inch of this place and showed us some of its many treasures. Another thing that you're going to see that is unique to the Dead Sea is salt diamonds. Right. Salt diamonds are basically diamonds from salt that are created in the deep mud. They need mud, they need a lot of soil pressure, just like diamonds. If you don't like diamonds, there are also salt pearls rounded by the gentle waves of the sea. You can actually find like perfectly pearls. Yeah. From salt. Even the mud is precious. It is said to provide relief from skin ailments and arthritis. Its rejuvenating qualities have spawned a wide range of beauty products. Slathering yourself in Dead Sea mud is considered by many to be the ultimate spa treatment. But the water itself is perhaps the biggest attraction. The Dead Sea is about 8 times saltier than the ocean, so the water is incredibly dense, and that makes it the easiest place in the world to stay afloat. Bobbing on the water, breathing in the low-altitude oxygen-rich... So, makita ninyo, di ba? Lumulutang sila. So, Dead Sea. Sobrang alat na dagat. So, makita natin, ayon sa Biblia, sila po ang pinakamayaman sa mundo. Israel. Yan, lutang. So, yan. And then, ito pa sa dyaryo, tingnan ninyo. Pag samasamahin mo yung value ng Dead Sea, gano'ng kalaki? Pag samasamahin mo yung Amerika, Inglaterra at Fransya, yung yaman nila, pag samasamahin mo, yun pa lang yung makukuha sa Dead Sea. Kaya makikita natin, sila po ay nasa ulo. Makapangyarihan, hindi sila buntot ayon sa nakalagay sa Biblia. Ngayon, may aral. Bakit nakalagay yan sa Bible? May aral. Ibig sabihin yan, ang Biblia ay totoo. At mayroong Diyos. Naintindihan niyo po? Naniniwala po kayo totoo yung Biblia? Sure. Ilang percent kayo kasigurado? Naniniwala kayong may Diyos? Okay. Sa pamamagitan ng mga ebidensya, nakita natin kanina. At hindi lang yun, number three. Nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Yan ang ibig sabihin yan. Nakita ninyo, pinag-aralan natin yung Israel, naging malaya at malakas ng bansa. May ibig sabihin po yan. Ang ibig sabihin niyan, malapit nang dumating si Jesus. Tingnan natin sa Biblia. Gayun din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na. Pag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ano yun? Yung pagiging malakas na bansa ng Israel, alam ninyo siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Pintuan. Alam niyo kung gaano kalapit pag nasa pintuan na? Ang lapit na niya, nasa pinto na eh, napakalapit na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Hindi lilipas ang lahing ito yung panahon natin hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Naintindihan niyo po? Malapit na po ang Panginoon Jesus, nasa mga pintuan na. Ito pa, isa pang talinhagang napakahalaga na ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Sabi diyan, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ito pa yung talinhaga. Fig tree sa English, puno ng igos. Pag-aralan daw ninyo ang puno ng igos. Ibig sabihin, kung itatranslate natin yung ibig sabihin yan, pag-aralan ninyo ang puno ng igos, ibig sabihin, pag-aralan ninyo ang bansang Israel. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong ng dahon, ibig sabihin, kapag daw yung Israel ay naging malaya at malakas ng bansa, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Yung summer, ibig sabihin niya ng tag-araw, Jesus' second coming. Tingnan nyo, napakahalaga. Yung Israel, May 14, 1948, nagkaroon ng Independence Day. Sa panahon natin ngayon, napakalakas ng bansa.
Anong ibig sabihin daw niyan? Jesus second coming. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Kaya nga tayo nag-aaral ng Bible para maging handa sa pagdating ng Panginoong Jesus. Yan tawag dyan, rapture. Pagdating ng Panginoong Jesus. May mga ayaw maniwala. Hindi daw darating si Jesus. Tingnan natin, nakasulat sa Biblia. Hindi ko ito salita. Ito ay salita ng Diyos. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Mula sa langit, bababa. Na may sigaw, may tinig ang arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay Kristo, kay Kristo, babangon muna. Nakasulat sa Biblia, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. So imagine ninyo, yung Panginoong Jesus, bababa. Galing sa langit. Anong kasunod? Tingnan nyo sa sunod na verse. Sa baba. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap. Yun doon nabubuhay na natitira, si Jesus bababa mula sa langit, aagawin kasama niya sa mga ulap, yung nabubuhay na natitira, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Saan po sasalubungin ang Panginoon sa papawirin? Diyan, sa taas. Bababa ang Panginoong Jesus, kukunin niya yung mga ligtas, diyan po sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. May rapture. Darating ang Panginoon, kukunin niya yung mga ligtas. Parang ganito, example lang ito. Hindi ganitong itsura. Example lang. Bababa ang Panginoon, kukunin niya yung mga ligtas. Yan. Tinan yung isa, mabagal pero nakasama pa rin siya. Okay lang. Ang mahalaga, naligtas siya. So, darating yan. Nakalagay sa Biblia yung rapture. Ayaw maniwala ang iba. Hindi, imposible eh. Mukhang imposible. Pero yan ang nakasulat. Bigla lang po yan. Isang-isang mata, bigla. Halimbawa ngayon, pwede mag-rapture, bigla. Tinan nyo, nakalagay sa Biblia. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, kisap, pwedeng kunin na agad. Mawala tayo dito, kunin yung ligtas. Sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Ibig sabihin, pag nag-rapture, hindi ganyang itsura. Babaguhin yung katawan sa isang maluwalhating katawan. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yung ating katawan may pagkasira, may kamatayan. Pag nag-rapture, wala na pong pagkasira, wala nang kamatayan. Isang kisap mata. Napakahalaga. Bigla, kukunin yung mga ligtas. Yan ang nakalagay sa Biblia. So, may mga tao piloso po, ayaw talagang maniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Ginagawang biro ang rapture. So, panoorin nyo to. Etong taong ito, maloko eh. Ayaw maniwala sa rapture. Nakasulat yan sa Biblia. I just don't buy it, okay? I mean, I don't care if Kirk Cameron was in a movie all about it. The word rapture isn't even in your Bible. So I don't know why you guys make this stuff up. To meet, man. Let's go. It's like you guys come up with this stuff just to scare people. I'm not scared, okay? I mean, give you... Hello? Hello? Yeah. What's up, man? Rapture. Terrence, what's up, man? Couldn't wait a second? Christina, you seen Terrence?
Okay, the last 10 minutes, I've been running around the whole building looking for everyone. Some idea got planted in my mind that I thought the rapture was real, and then I missed it. I mean, I don't even believe in it, okay? But I thought y'all were gone. I mean, I was looking everywhere, and all... Did you miss the meeting too? Glad I'm not going down alone. Jeez, where is everybody? Nakita ninyo, nagbibiro-biro siya, nag-rapture. So yung nakasulat sa Bible, hindi ito biro. Pero may mga tao na para sa kanila, biro, katang-isip, yan po ay nakasulat. Tunay na mangyayari yan. Mukhang imposible, pero mangyayari, nakasulat. Maraming beses na binanggit ng Biblia, tinan niyo ito, sa Mateo, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May kukunin, may maiiwan. Ibig sabihin, may ligtas, may hindi ligtas. Halimbawa, itong dalawa. Etong isa ligtas. Sabi niya, kaibigan, sumama ka sa akin, gusto kitang maligtas, makinig ka ng Bible seminar. Sabi nitong isa, next time na lang, may trabaho ako eh. Nag-rapture. Naiwanan siya. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Napakahalaga niyan. Parang ganito yan, magnet at buhangin. Pinagtapat, hindi sumama yung buhangin. Yung pako, sumama. Yung buhangin, sumisimbolo sa mga unbelievers, sa mga hindi ligtas. Yung pako, sumisimbolo sa mga born, tunay na ligtas. Sasama yan. Bakit? May relasyon sa Diyos. Pero yung mga walang relasyon sa Diyos, maiiwan. Nakalagay sa Biblia pa ulit-ulit. Tinan nyo ito. Sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon, may dalawa sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Pupunta sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Tinan nyo yung tatlo. Maari, magnanay, magkapatid, mag-asawa. Honey, gusto ko maligtas ka. Sumama ka sa akin, makinig. Sabi niya, saka na lang, pagod ako. Eto naman, ma, kapatid, sumama ka sa akin, gusto ko maligtas ka, kapatid, katrabaho. Saka na lang, busy ako. Eto din, kaibigan, nay, sumama ka sa akin. Ayaw, matigas ang ulo. Nag-rapture. Tinan niyo kung ano nangyari. Tinan yung mga mukha nila. Gulat na gulat sila. Pag rapture, kung hindi ligtas ang isang tao, naiiwanan ka. Napakahalaga niya. Yan ang nakalagay. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Tinyo itong building na to. Saan to? Anong lugar to? Church. Parang ganito ngayon. Nag-aaral tayo ngayon ng Bible. Pero I'm sure hindi lahat ng nandito ay ligtas. Kaya nga mahalaga, tanungin mo yung sarili mo. Paano kung mag-rapture ngayon? Makakasama ka ba? Opo, sigurado po ako. Tanong, ano ang iyong katiyakan na makakasama ka? Ano yung pinangahawakan mong ebidensya na makakasama ka? Baka sa isip mo lang, makakasama ka. Pero ang totoo, hindi ka talaga sure. May problema yan. Kailangan magkaroon ka ng kasiguraduhan. Hindi po ito biro. Hindi ito laro. Hindi ito biro. Hindi ito katang-isip. Yan ang tunay na mangyayari ayon sa Biblia. Parang ganito, nangangaral yung pastor. Jesus Christ is coming back for his church.
The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Tanong, ikaw ba ay handa na? So, tanongin niyo yung inyong sarili kasi pinag-aaralan natin yan, katotohanan. Ang Biblia hindi nagsisinungaling. Ito po ay salita ng Diyos. Pag nag-rapture, yung ating katawan ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan. Nagbigay ang Diyos ng example na mayroong resurrection sa paligid natin. Kagaya nito, makikita nyo, ito ay caterpillar. Para sa kanya, yung dahon ang pinakamasarap na pagkain. Pero sa ayaw at sa gusto niya, pagalipas ng ilang araw, magiging napakagandang paro-paro. May pagbabago. Etong isa, uod. Mukhang pangit na uod. Mahinang uod. Sa ayaw at sa gusto niya, magiging napakalakas na uang. Etong isa, magiging isang napakagandang sunflower. Yung itlog, magiging isang sisiw. May pagbabago. Sa paligid natin ay pinakita na merong resurrection. Ganon din sa atin. Hindi pa ito. Pagdating ng Panginoong Yesus, kukunin yung mga ligtas, yung ating katawan babaguhin sa isang maluwalhating katawan. Yun ay kung ligtas ka. Kaya nga, mahalaga sa isang tao, bago ka magsimba ng magsimba, siguraduhin mo munang ligtas ka. Yan yung una. Kesa yung nagsisimba ka na, maaaring matagal na kayo nagsisimba, pero may nagtanong ba sa inyo, ligtas ka na ba? Paano kung mamatay ngayon? Saan ka pupunta? Mahalaga yung tanong na yan. Pagharap natin sa Diyos, dapat sure ka na ligtas ka. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Ano yung mga tanda nakalagay sa Biblia? So, dadako tayo sa mga tanda. Ano ang mga tanda na ibinigay ni Jesus sa kanyang muling pagdating at sa katapusan ng panahon? Pag sinabing pagdating ng Panginoon, yan po ay katapusan ng panahon. Pareho lang ang ibig sabihin yan. Tingnan natin sa Biblia. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Hindi sinabi ni Jesus yung petsa, yung taon, yung araw, oras. Wala. Minsan may kumakalat sa text, last year, pati ako nakatanggap, magugunaw na po, katapusan na po ng panahon, February, ganitong petsa. Mali yun. Kasi kung may petsa talaga at nagkatotoo, ibig sabihin hindi totoo ang Biblia. Nakalagay sa Biblia, hindi po, walang oras, walang taon, walang petsa. Wala nakakaalam ng oras. Pero may tanda. Signs. Makikita natin yung signs na binanggit ng Panginoong Jesus. Una, magkakaroon ng mga bula ang Kristo. Digmaan, sakit, tagutom, lindol, ang pag-ibig ng maraming ilalamig. Ang magandang balita ay papahayag sa buong daigdig. Nung unang araw, pinag-aralan natin yung Bible, translated na sa 2,500 na wika nung 2005. Ngayon, nasa 3,000 na wika. Wala nang palusot ang tao. Kung hindi ka marunong mag-English, may Bicol na Bible. Pwede mong mabasa ito gamit ang sarili mong wika. And then, pinakamatindi sa lahat ng tanda, yung Israel recovery, pinag-aralan natin kanina. Yun ang pinakamatindi sa lahat ng tanda, yung pananauli ng bansang Israel, malapit nang dumating ang Panginoon. So, iisa-isahin natin ito ng mabilisan lang. Una, magkakaroon daw ng mga bula ang Kristo, ililigaw nila ang marami. Kapag nakakita daw kayo na nagpapakilalang sila ang Diyos, sila si Jesus, sila ang Panginoon, malapit na daw dumating ang tunay na Panginoon. Yan ay signs na malapit ang dumating. Sabi dito sa Mateo, "Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami." Yan ay unang signs. Punta tayo sa ibang bansa.
mga nagpapakilalang sila ay si Jesus. Ito po, Jesus of Russia. May 5,000 follower. Ito, Jesus of Texas. I will give you rest. Devote me, your wife. Ibigay niyo sa akin ang inyong asawa, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Naniniwala kayo siya si Jesus? Kung kayo may asawa, ibibigay niyo ba sa kanyang asawa niyo? Jesus of Australia, ito. Dati itong IT worker. Ito naman isa si Maria, mag-asawa. Tumira sila sa liblib na lugar, malayo sa Kabiasnan. Yan. Si Miller. Siya daw si Kristo. Nag-iiyakan po sila dun sa gusali. Naniniwala sila, ito si Jesus Christ. Ito, Jesus of Korea. Ewan kong kilala nung asawa ni Pastor Park. Sabi yan, si Ahn Sang-hong. Ito naman, Jose Luis Jesus Miranda. Pag pinag-aralan nyo yan, nagpapakilala niya na si Jesus. Itong isa, nakita ko rin, Wayne Bent. Siya din si Jesus. Pero ito matindi. Sa loob ng kanilang templo, hubad. Tsaka yung dalagita, hubad. Nahuli ng mga pulis. Ang sabi niya, sila ay nasa purifying process, nagpapabanal sila. Dinampot siya ng pulis. Anong banal-banal ka? Kalaswaan niyang ginagawa niyo. Hinuli siya. Itong isa nakita niyo, tahimik lang. Hindi siya nagpakilala sa Jesus, natakot yan. Sabi niya, kapatid lang ako ni Jesus. Pag nakakita ka daw na nagpapakilalang sila ay Diyos, sila si Jesus, malapit nang dumating ang Panginoon. Jesus of Philippines, meron tayo. Ito po, sorry. Wala akong sinisiraan. Pero sinabi niya, siya ay Diyos. Siya si Kristo. Jesus of Philippines yan. Meron tayong sariling Jesus dun sa Mindanao. Di ba hinulaan niya yung lindol? Sabi niya, stop! Stop! Hindi niya daw mapahinto yung coronavirus kasi hindi siya marunong mag-incheck. Pero marami ang tagasunod. Sabi niya, siya daw ang may-ari ng kaluluwa niyo. Tingnan natin. Katiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos, debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Nakita nyo? Siya daw ang daan. Ano nakalagay sa Bible? Walang ibang pangalan sa ilalim lang langit na ibinigay sa tao na ating ikaliligtas, si Jesus lang. Pero inaako niyang siya yun. Paano ko kayo didibatihin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon? Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Nakita niyo po? Maraming naniniwala. Last month, nahuli sa US ba yun? Yung mga miyembro niya? May mga kalokohang ginagawa? Last year, nahuli yung jet, yung kanyang private jet. May mga maraming pera. Bawal maglabas sa US ng sobrang dami. Nahuli siya. Ang umako, yung kasama niya. Kanya daw yung pera, yung kasama. Pero kung titingnan nyo, siya ba talaga si Jesus? Saan ipinanganak si Jesus? Sa isang sabsaban. Saan natutulog si Jesus? Sa mga bundok ng ulibo. Ito po, may private jet. May mga mansyon. Siya daw si Jesus. Sa lahat ng nagpakilalang Jesus sa buong mundo, siya ang pinakamayamang Jesus. Totoo lang. Ito nakalagay sa Biblia. Sa Mateo 24, verse 23. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Sabi niya, siya daw si Kristo, huwag ninyong paniwalaan. Bakit? Yan ay tanda na malapit nang dumating ang tunay na Jesus. Science yan. Huwag kayong magtaka pag nakakita kayong marami nagpapakilalang sila ay si Jesus kasi yan ay malapit nang dumating ang Diyos, ang Panginoong Jesus. And then, pangalawa, digmaan, gera. Huwag na tayong lumabas sa ibang bansa. Sa sarili na lang nating bansa. At pagpasok pa lang ng 2020, may nagbabadya agad na gera sana. Yung US tsaka yung Iran. Di ba? So, nagkainitan sila. So, bakit? Nakalagay sa Biblia,
makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Yan po ay signs na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Wala kayong narinig na gera? Sa Middle East? Sa Mindanao? Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Lindol, tagutom, gera, bansa sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Yung mga malalaking bansa gumagawa ng mga nuclear bomb. Russia, US, England, France, North Korea, may mga bomba. Alam niyo ito? Ito. Yung presyo ng isang rocket missile, napakamahal niyan. Yung presyo niyan, kung ikukumba sa mahihirap na bansa, kayang pag-aralin ang 1,000,000 bata. Yung presyo lang niyan, isang missile. Kayang pag-aralin ang 1,000,000 bata sa mahihirap na bansa. Pero bakit gumagastos niyan? Sa halip na gastusin na lang yung pera sa pag-aaral, pagkain, bakit bumibili ng mga mamahaling yan? Missile, rocket, preparation yan sa katapusan ng panahon. Tagutom. Wala ba sa inyo nagugutom? Sa ibang bansa, maraming nagugutom. Tagutom. Sa Africa, kahit na naging advanced yung agrikultura, alam niyo yung sa palayan, yung tinatawag na halimaw? Ewan ko kung anong tawag dito doon. Sa Bulacan kasi halimaw yung tawag. Yung pag dumaan, yung makinang yun doon sa palay, naihiwalan niya yung ipa tsaka yung grains ng palay. Naano niya na. Nalilinis niya na. Advance na yung agrikultura. Ang problema, dumadami naman yung bibig na kailangan kumain. Yung populasyon, dumadami. Kaya kahit advance yung agrikultura, ang dami namang bibig. At lumiliit yung lupa na ating taniman. Kaya maraming nagugutom. Yan. Tignan niyo po, nag-aantay na lang mamatay. Yan. Payat. Napakarami namamatay dahil sa gutom. Yan. Sa Africa, yung church, may church kami sa Africa, napakinggan ko yung testimony nung isang sa Africa. Yung Bible seminar nating ito ngayon, di ba 5 days tayo? Kasi 2 hours, gabi-gabi. Sa kanila maghapon lang to. Pag upo mo ng alas 8 ng umaga, ang tayo mo alas 2 na ng hapon. Walang CR-CR. Kayo lumalabas minsan, kakape. Sila hindi. Alas 2, anong gagawin nila? Kakain. Isang kain. Anong kakainin? 2 pirasong tinapay. Tayo. Ganda pa natin, di ba? Meron tayong sasakyan. May pagkain tayo. Maayos ang kalagayan natin dito. Sila hindi. Maghapon yan. Alas 8 hanggang alas 2. Kakain mo 2 pirasong tinapay. Tuloy-tuloy yung session. Nakikinig sila. Bakit hindi walang nagsi-CR? Wala silang kinain. Walang almusal. Ganyan po. Napakatindi ng hirap sa kanila. Yan ay signs na malapit na dumating ang Panginoon. Sa Maynila, ang dami po nagugutom. Noong naka-assign ako sa Recto, may church po sa Recto dati, doon sa ilalim ng LRT, ang dami mga nagugutom. Walang pagkain. Kaya sabi ko, maswerte pa sa probinsya. Nakala ng tao, pag pumunta ng Maynila, okay, ang dami pong nagugutom. And then, lindol. Signs na malapit nang dumating ang Panginoon. Lindol, di ba? Sunod-sunod yung lindol nakaraan. Last year sa Mindanao, laging lumilindol. And then, Bulkang Taal, lumilindol. Yan po ay signs na malapit nang dumating ng Panginoong Jesus. Ang dami nangyayaring lindol sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, papunta na sa pagkasira. Yan. Japan. Opo. Tsunami. Japan. So, tingnan nyo ha. Pag lumindol, wasak. Wala natira. So, kalunos-lunos po yung bagay na yun. The big one. Yung the big one, sa Maynila naman yan. Yan yung inaantay sa Pilipinas, sa Manila. Magnitude 8 o 7.5 inaantay. Anytime pwedeng kumilos yung lindol na yan. So, imaginein mo, papunta sa pagkasira po lahat. Lindol na yan. Pag lumindol, wala nang tempo na maring iniisip nyo, ah hindi, mangangarap ako dito sa mundo. Hindi totoo yan, dito nila ako mag-iipon. Sinasabi ng Biblia, lahat ng bagay sa mundo, mawawasak yan. Mawawasak.
Nakakaawa yung mga taong nakapokus lang sa material things, hindi pinaghahandaan yung spiritual things. Pag niyaya mo sa Bible seminar, next time po, busy ako. Saan? Kasi po, may trabaho po ako eh. Hindi ko po maiwan. Kasi po, pag hindi ako nagtrabaho, hindi ko matatapos yung bahay ko. Pero tinan niyo po sa Bible, ah, tanda na malapit nang dumating si Jesus, lindol. At pag lumindol, sira lahat. Mayat maya pa rin. Tinan niyo po ito, ah. Napakahalaga ng video na ito. Panoorin ninyo. Yung tao, nagpagod para pagkakitaan at makapagpatayo ng bahay. Pero tinan niyo ano nangyari. Mga aftershock na nararanasan sa Tulunan Cotamato na sentro ng lindol kahapon. Sa pag-iikot ng GMA News doon, tumambad ang matinding pinsala. Mula sa Tulunan Cotamato, nakatutok live si Van Mayrina. Van? Mel, itong nakikita niyong gusali sa aking likuran, ito ang lumang munisipyo ng bayan ng Tulunan dito sa Cotamato. Napapansin ninyo, bumigay na yung mga dingding niya at kailangan ng tuluyang gibayin. Pero Mel, mas matinding pinsala pa ang ating nakita sa ating pag-iikot sa buong maghapon at sa ilang bahagi na nga ng bayan ay halos napatag ang ilang bahagi nito. Ipinakita sa akin ni Salvacion de la Fuente ang nangyari sa bahay niya. Kapag ganyanin mo, ito lako, gaganyan siya. Ay, Diyos ko po. Wala na. Pero ang tawa, napalitan ng luha nang ikwento kung paano niyang naipundar ang bahay niya. After 4 years sa Saudi, ito yung pinagawa ko. Naipundar mo? Pinundar ko, tapos biglang ganito lang nangyari, isang inlap lang. Ilang taon niyang pinag-ipunan? 4 years. Saan? Saudi. Ano nangyari? Wala. Nauwi sa wala. Abroad pa more. Sabi nga, abroad pa more. Walang Diyos, walang church. Pupunta sa abroad. Sinan niyo siya? 4 years, nauwi sa wala. Yun niya. Pero... Bukod sa nawala ng tirahan, nawalan din ang hanap buhay ang ilang residente apektado ng lindol sa Matanao, Davao del Sur. Ay iba pang pinsalang iniwan ng magnitude 6.6 na lindol, tinutukan live ni Emil Sumangi. Emil? Mel, bukod sa munisipyo, Jim, Police Headquarters, bahay dito sa Matanao, Davao del Sur, matapos mapuruhan ng pagyanig. Townhouse. Ang tumamang lindol dito sa bayan ng Matanao, Davao del Sur, makikita kung gaano kalakas sa CCTV video na ito na ibinigay sa GMA News. Ang pag-alog ng lupa, hindi basta tumigil hanggang sa tuluyang mag-collapse ang dalawang palapag na retirement house na ito ng retiradong Army Technical Sergeant na si Jesse Perez. Mga kapuso, ang CCTV camera na nakakuha ng aktwal na pagho ng bahay ay makikita po sa property na yan na nasa kanto. Ilang metro lamang layo, makikita na po ang bahay na gumuho. Kung inyong makikita, tuluyang hong bumigay ang pader. Yung poste ho ay tuluyan ang bumagsak. Pati ho yung bakod, ito ho yung terrace, bumagsak na sa ground floor. Ang metal paring ay tuluyan ang lumundo at sinusubukan ngayon ng mga manggagawa kung meron pa bang mapakikinabangang kagamitan mula po dito sa bahay ng retiradong sundalong si Mang Jesse. Sir, please, ilang taon niyo pong pinag-ipunan ito bago niyo maitayo? 32 years ako servisyo, pinag-servisyon. Yung nangkuha ko na retirement, dito ko na pinagawa. Meron nung kayong panawagan na sakali ho makatulong kami, sir. Eh, kung pwede sana, tulungan ako dahil halos yung kongko, 33 na anyos na pinag-servisyon ko, napunta lang dito sa pinagawa kong bahay. Ilang taon siya pinagtrabahohan niya? Ilang taon? 33 years. Ilang taon ang pag-aaral? Elementary ilan? 6 years. High school? 6 din, 12 plus. College? Ilan na lahat? 16. Sabi natin 16. Nag-aaral yun. Nag-aaral. 16 years. Plus 33 years. Ilan na lahat? Mga ano na yun? 50. 50 years. 50, magsi-60 na. Malapit nang mag-60 siya. Nag-aral, nagtrabaho, para makapundar ng bahay. Iniisip niya, pag retiro ko, okay na yung ako, secured na ako. Pero lumindol eh. Lumindol. Ito nakakalungkot, lumindol. Yung 33 years na pinagpagura niya sa buong buhay niya, nawala isang iglap. Ang problema ito, mukhang stroke siya. Nakita niyo yung pagsalita?
mukhang may sakit na siya. So, yung buong buhay mo, gugugulin mo sa material things, mawawala yan bigla. And then, may sakit ka. Anong matitira? Sabi niya, humihingi ako ng tulong. Naawa ako sa kanya. Hindi ko alam kung ligtas siya o hindi. Pero kung hindi siya ligtas, kaawa-awa siya. Bakit? Yung buong buhay niya, ginugol niya sa pagpapakapagod sa material things na wala namang natira. Napakahalaga niya na maintindihan niyo po. Nung unang araw, binanggit ko sa inyo, hindi mahalagang magtrabaho, mag-aral. Kailangan yan. Pero may mas mahalaga kaysa dyan, yung kaligtasan po natin. Tira niyo pa. Parang binabayo naman ng buhawi ang loob ng bahay na ito nang tumama ang 6.9 magnitude na lindol. Sa lakas ng pagyanig, bumigay ang pader ng bahay. Nabuksan lahat ng mga kabinet at lahat ng laman ito. Tumilapon lahat sa flooring. Ito sila, dito. Diyan galing yan. Ito sila lahat diyan sa itaas. So lahat ng kasangkapan bumagsak? Yes, dito lahat. Ito, kaya namin nilagay ito siya. Para makaano siya, hindi na siya maglabasan yan. Okay. Grabe. Pero mo. Ito lahat, labas to lahat. Diyan, lahat diyan. Okay. Ito. Ito mga kasangkapan na ito, yes. Ilang taon yung pinundar yan? Ilang taon tagal yung... po, almost 5 years. Ilang taon? 5 years. 4 years, 33 years, 5 years, sa material things, nawala. Tinan nyo na yun, kunyari, pulubi ka, pulubi. Wala ka na ipundar, pero naligtas ka. Eternity yun, papasok ka sa walang hanggang langit. Gaya ni Lazaro. Si Lazaro, isang pulubi. Yung mayaman at pulubi na matay, nakalagay sa Bible. Yung mayaman, napunta sa impyerno. Yung pulubi, napunta sa langit, si Lazaro. Sa lupa, humihimod siya ng mga nahuhulog na pagkain mula sa mesa ng mayaman, naligtas siya. Kaya hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho o maghanap buhay, kailangan yan. Pero pakiusap po, tapusin niyo yung Bible seminar na ito, and then makinig kayo ng maigi. Tulungan niyo yung sarili niyo na maligtas. Magkaroon kayo ng puso na maligtas. Yung bilang ng mga lindol, pagpasok ng 20th century, ang dami na. 2000, year 2000, dumami. Lalo na po ng 2020. Ang dami na pong mga lindol. Iba't lakaran sa ibang bansa, hindi ko matandaan kung ano, ang lakas din. This year, sakit, epidemia, Ebola, naglalabasan na kalagayan sa bell. Mga salot ay sakit. H1N1, Japanese encephalitis, at pagpasok ng 2020, may bagong sakit. Ano yon? NCOV, coronavirus. Hindi ko na ipapakita yung video sa coronavirus, pero alam nyo yan. Yan ay kumalat na. So yan ay po, bakit may mga sakit? Yan ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. AIDS. Opo, may AIDS. Meron akong kinounseling sa Malolos Hospital. Tinawagan ako ng isang sister, Pastor, yung kaibigan ko po, puntahan nyo. Sabi ng doktor, mamamatay na, pero hindi pa po namamatay. Puntahan nyo po, pakiusap. Sabado ng gabi. Alas 9, nakareceive ako ng text sa sister. Di, pinuntahan ko. Sabi ko, sige, puntahan natin. Alas 9, bumiyahe po ako mula Angat papuntang Malolos. Pagdating ko doon, nakahiga yung pasyente. Medyo malakas pa. Pinaliwanag ko sa kanya yung salita ng Diyos. Ito, kailangan mo. Kaligtas, maligtas ka. Yan, ganyan, ganyan. Pastor, thank you po. Pag ako po lumakas, a-attend ako sa inyo. Sa isip ko lang, sana noon pa. Nung malakas ka pa. Kasi gusto ng Diyos, malakas ka pa. Kayo, kung kakain ng ampalaya, alam niyo yung ampalaya, ginagawang kilawin? Pag magkikilaw kayo ng ampalaya, anong gusto niyo, fresh o yung matagal nang na-stack? Di ba gusto niyo fresh? Ganon din sa Diyos. Habang malakas pa kayo, ibigay niyo na sa Diyos yung sarili niyo. Maligtas ka na, and then pag naligtas ka, ibigay mo yung sarili mo sa Diyos. Sabi niya sa akin, Pastor, pag naging malakas ako, babalik ako. Maglilingkod ako. Ang dami niyang tato. And then, siguro dati, malaking tao siya. Ang payat niya na po, as in, butot balat. Talaan niyo po, pag alis ko, nag-share ako sa kanya ng words of God. Pag alis ko, pagdating ko sa bahay, mag-isa pa naman ako sa bahay, wala akong kasama. May na-receive akong text dun sa sister. Patay, namatay. May bulak ng ilong dito sa ilong niya. Pagbukas ko, mag-isa lang ako dun sa kwarto. Patay yung nabungaran ko, nagulat ako. Ito, pang tinatakot ako ng sister. Nagulat po ako, namatay siya. Inantay niya lang yung words of God. Hindi ko alam kung talaga naligtas siya o hindi. Huwag niyo pong antayin yung time na yun.
Natatawag kayo sa Diyos kapag may sakit na kayo. Habang malakas pa po kayo, yun ang time, magandang time na ibigay niyo sa Diyos. Kung kilawin nga, gusto niyong kumain ng presye, ayaw niyo ng luma. So, nakikiusap ako, unahin niyo yung kaligtasan ninyo. Nakikita natin yung mga signs. Ano pang signs? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa panahon natin ngayon, ano po? Nakita niyo, magulang, ginahasa anak. Anak, pinugutan ng ulo magulang. Nagsasama, live-in, nagpugutan ng ulo. Ano yun? Yung tao nagiging maibigin na sa sarili. Dun sa Manila, nagdadrive ako. Sabi sa akin ng mga tao, Pastor, pag may nagsabi sa yung tulong, huwag mong tulungan, dumiretso ka, modus yan. Sabi sa akin doon sa tondo kasi dumadaan ako doon, nagdadrive ako. Huwag daw ako magbubukas ng bintana kasi modus. Pag nagbukas ka, hold upin ka, yari ka. Paano kung may totoo talaga na ganun? Na nangangailangan ng tulong? Hindi mo matutulungan, di po ba? Sarili nang iisipin yun ng tao. Imbis na tumulong, ay, hindi ako tutulong, modus yan. Nagiging makasarili na. Dati, naalala ko nung bata pa ako, yung kapitbahay, ulam ng kapitbahay, makakarating sa inyo. Uy, anong ulam nyo? Oh, share, ulam nyo. Ito, may ulam kami. Ngayon po, kanya-kanya na. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala kayong ulam dyan. Wala kayong makain kami. May ulam. Lalo na sa Maynila. Kanya-kanya. Siguro dito sa atin, meron pang namimigay ng ulam. Sa ibang lugar, kanya-kanya na. Lalo na yung magkakapitbahay na mayayaman, wala nang honey ho sa bintana. Sa atin, hello, kapitbahay. Sa Manila, kanya-kanya na. Walang pakialaman. Yung tao nagiging maibigin sa sarili. Tanda yan na malapit na dumating ang Panginoon, nakalagay sa Biblia, tinan nyo. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Yan po ay signs na malapit na dumating ang Panginoon. Yung tao, maibigin sa salapi, pera-pera na ngayon. May bigin sa, sabi niya, mayayabang, payabangan na. Ano pa? Mapagmalaki, mapanlait. Ito pa, makikita niyo sa mga bata, suwail sa magulang. Dati yung bata, sipo lang ng nanay o tatay, titino na, di ba? Ngayon, paus na ang nanay. Ano yung bata? Gaganan pa, di mo ba? Nakita niyo mga suwail sa mga magulang, walang utang na loob. Nakita niyo sa TV, sinisipa yung magulang niya. Matanda, sinisipa. Yung tao po, nagiging maibigin. Alam niyo, nangyayari ngayon, yung aso, pedigree, magkano ang kilo ng pedigree? Tapos may hotel, yung aso, yung katulong, sardinas ang ulam. Yung aso, ang mahal ng pagkain ng aso. Hinuhotel pa ang aso, pinapagupitan pa yung aso. Ano mahalaga, aso o tao? Pero yung katulong, pagkain, tira-tira. Yung tao po, nagiging maibigin sa sarili. Walang pakialam sa kapwa. Isipin nyo, anong mahalaga? Aso o yung tao? Pero mas ginagastosan yung aso kaysa sa tao. Iba na ngayon ang isip ng tao. Yan po ay tanda na malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Nakikita nyo po yung sinasabi ng Biblia. Magandang balita, may papayag sa buong daigdig. Opo. Pinag-aralan. Yung Bible translated na sa napakaraming wika. Kaya kung iisipin nyo, ang daigdig lumang-luma na. Papunta na sa pagkasira. Sabi ko nga kahapon, kung yung banko pasara na, mag-i-invest pa ba kayo? Magdi-deposit pa kayo sa banko na masara na? Pasara na? Nabalitaan ko yung ABS-CBN magsasara daw. Bibili pa ba kayo ng TV Plus? May TV Plus ba kayo? Kung yung school magsasara na, mag-i-enroll pa kayo? Mag-isip-isip ka na. Teka lang, baka masaraduan ako. Yung banko, pasara na, mag-deposit pa ako ng pera na ako, hindi. Yung mundo, imagine ninyo, 20 years from now o 30 years from now, safe pa ba dito? Imagine ninyo, 30 years from now, safe pa ba dito sa Earth, manirahan? Yung init sa Australia, yung sunog na nangyari sa Australia, yung grass fire, record-breaking, pinakamainit sa kasaysayan. 30 years from now, gaano na kaya kainit yun? Nasunog. Yung mga sobrang, yung dating malamig, grabe nag-i-yelo ngayon.
Pagtag-ulan, grabe namang ulan. Pagtag-init, sobra namang init. Lumang-luma na po ang daigdig, nakalagay sa Biblia, tinan nyo, sila'y mapaparam. Subalit ikaw ay mananatili, at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon, at gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Yung damit, pag luma, papalitan. Bibili ka ng bago. Ang tinutukoy dito yung earth, yung mundo, gaya ng damit, sila'y mapapalitan. Yung salita ng Diyos mananatili, silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Pag nagkakaroon ng mga dilubyo, gaya nung nangyaring bagyo sa Yolanda, di ba? Pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Ano kayang susunod na bagyo? Mas matindi po siguro. Lumang-luma na ang mundo. Tinan nyo yung nangyaring nakakalungkot. Check ko lang kung ano yung video. In Tacloban, the misery is beyond meaning. This is your home. Yes, this is my house. The first, she says, our house was one of the first to come down. Jubilin Tanyega sought shelter from the storm surge in this bus with her husband and six children. She survived. They were swept away. And has anyone come to help you? I really want to see them, she says, even if it's just their bodies. She has found the body of her husband and shows us the bodies of three of her children. She's covered the kids as best she can. Now she searches for her three other children. She doesn't believe they survived the storm. Where will you sleep tonight? Yeah, in the street. Anywhere. I don't know where I go. In Tacloban, there isn't any place to go. Juanito Martinez is living in a makeshift shelter. His wife Gina and daughter are covered with sacks nearby. Ito ang gusto ko. I really want someone to collect their bodies, he says. I want to know where they're taken so then I can light a candle for them. Juanito cooks some rice and noodles for his neighbors. One of the men tells us he wants to call his mother in Manila. He's desperate to tell her that he and his daughter survived, though his wife and two other children are dead. We dial her number on our satellite phone. Ma, tubig ko, ma. They're gone. They're all gone, he says. Ma, ma. Ewan ba't nangyari sa akin to, ma? I don't know why this happened to me. You won't find answers here in Tacloban. You'll only find loss. You'll only find misery. With so little help, that is just not going away. Nakita niyo po, yun ang nangyari sa Tacloban. Pinapakita niya na yung mundo, lumang-luma na. Wala nang pag-asa dito. Walang pag-asa dito. May langit na inihanda ang Diyos para sa atin. Kaya, pakiusap, unahin ninyo yung inyong kaligtasan. May dalawang session na lang tayong natitira. So sa pagkakataong ito, ito yung pinakamahalaga sa lahat ng session. Mula nung unang araw hanggang ngayon, pinag-aralan natin yung mga ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Biblia. Nakita natin na totoo ito. Walang duda po, may mga evidence. So bukas, pag-aaralan naman natin, sino tayo sa harapan ng Diyos. And then yung ibang signs, isisingit ko bukas, Antichrist 666, pag-aaralan natin bukas. So nakikiusap ako, tulungan niyo po yung sarili ninyo kasi bukas pwede magkaroon ng hadlang. Nakompleto mo tatlo. Nahadlangan ka sa pang-apat tsaka pang-lima. Baliwala din. Tuso ang demonyo. Si Satan, gagawin niya ang lahat. Huwag ka lang maligtas. Yun ang gusto ni Satan. Kaya pag-usap, tanggihan niyo yung sarili. And then ipag-pray niyo. Habang nakaupo kayo dyan lagi, ipag-pray niyo, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong maligtas. Tulungan mo ako, Lord, na pag dumating ka, makasama ako sa iyong kaharian. Walang pag-asa dito sa mundo. Tayo pong lahat, tayo mukha, tayo manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, napag-aralan po namin ang mga ebidensya na nagpapatunay na ikaw po ay buhay at ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Hinihiling ko po, Panginoon, tulungan mo po ang mga nakikinig. Tulungan mo po ang mga gustong maligtas. Ipuin mo po ang kanilang puso na patuloy matapos po nila, Panginoon, ang Bible seminar na ito. Kung meron pa rin na hindi po naniniwala na ang Biblia ay totoo, buksan mo po ang puso at isip, Panginoon,
na maniwala siya, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan mo po sila, Panginoon, hanggang sa huling session, nawa, lahat ng narito na nagnanais na maligtas, mahabag ka po at magkaroon ng tunay na kaligtasan. Sa dalawang araw na natitira, sa inyo lamang po kami nagtitiwala at umasa na ikaw po ang gumabay sa bawat isa. Ingatan mo rin po sa kanilang pag-uwi na makarating sa kanilang tahanan ng maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyo.